Good morning, guys. Ah, good morning. So, kakatayo ko lang sa kama. Di naman. Kakalabas ko lang ng bahay. Usually, lumalabas ako ng bahay ng 7 a.m. or 8 a.m. 8:30, ganun. Kaya so ngayon, kumuha ako ng konting tulog ng konti. Ilang minutes lang, mga 30 minutes lang. So, nakatulog ako hanggang 9. Tapos, syempre, kung ano na pa ginawa ako before ako lumabas. So, 9:30 na ako nakalabas. So, for today's video, quick lang. Siguro mga 15 minutes. tungkol to sa mga autistic mom. Ito yung mga bagay na hindi nyo dapat sinasabi sa akin or sa mga taong merong mga parents na merong autistic kids or kids with special needs. So, yung first one is, ito, lagi ko na naririnig yung kalalakihan din ng anak mo yan, lilipas din. It's just a pace, parang ganun. Yung parang, pag sinasabi niyo yun, parang nag-overreact lang ako. Yun yung pinapafeel niyo sa akin, nag-overreact ako. Na ginagawa ko na nga lahat eh. Kasi alam kong hindi. Alam kong dadalin nila yun. Kasi ano eh, gusto kong mag-agree sa inyo na. Pag nag-agree ako, parang isiset ko sa mind ko. Ngayon, kakalma ako. Hindi ako maghahanap ng paraan para gawan ng paraan. Or gawan ng solusyon or ng you know, yung hindi ko na lang ipapadala sa therapy yung mga anak ko kasi kalalakihan, 'di ba? Yung pinapasok niyo sa utak ng mga nanay na parang mahina sila sa ganun kasi kumbaga yun din yung gusto nila, kalakihan na lang. Kasi syempre, ang sakit nun sa nanay na merong special needs yung anak, may autism yung anak, ganyan. Masakit. Actually, sabi nga nila, mas bumabait ka daw. Pag meron kang mga ganyan, siguro mabait ako sa mga may ganun din. Yung mga, hindi, yung basta mabait ako, may mga part na mabait ako, pero makakarinig ka sa akin once na meron akong narinig sa'yo na naka-offend sa akin. Na ano, makakarinig ka na agad, hindi ko na mapigilan yung bibig ko, wala na akong patience sa ganun. Guard, nagga-guard ako, yung wall ko talaga, matik. So, hindi na ako nagpapasensya, yun yung nangyari sa akin eh. Kaya, yun yung mga bagay na nagpapatrigger sa akin, maging parang ang sagot ko basag na, bahala ka na kung masaktan ka sa sagot ko, pero yun na yung sagot ko. Wala na akong itatago. Hindi ko na itatago yung sarili ko. Ganun. Kasi may mga tao na akala nila ganun-ganun lang yun. Eh, ang dami ko nang ano eh. Ang dami ng appointments. Alam ko na. Ano na ako. Yung level ng alam ko about autism is ano na, medyo nasa gitna na. Malapit na ako mag 100%. Mga ganun. So, kaya, please lang, huwag niyong i-pass out. Like, huwag niyong parang ginagaslight yung dating or wala lang yan, ganun. Yung among anak ko din, ganyan noon eh. Yung mga ganun, huwag na kayong gumanon. Or huwag niyo na lang kausapin pagka ganun yung mga sasabihin niyo. Tapos, second is, yung pag nalaman nila yung anak mo may autism, sasabihin sa'yo, oh, I'm sorry. I'm so sorry. Oh, sorry. Ganun. Hindi naman ako para magpaawa. Ayoko ng awa. Kasi, actually, hindi ko yun kailangan. Sabi mo na lang sa akin, ano. Kasi parang, I'm so sorry. Parang, gugunaw na yung mundo ko eh, diba? Parang, ano yun. Oo, nagsastruggle ako. Marami akong kanya-kanyang, marami akong struggle talaga sa kami ng mag-asawa. Maraming struggle talaga sa anak, kaming dalawa.
kaya tinitibayan namin, guys. Mas yun yung ano namin ngayon, yung focus namin mag-asawa. Mas tinitibayan namin. Kaya yung mga ganong salita, alam nyo, pares kami ng asawa ko, pagka yun na yung, pag alam namin yung mga salita na manggagaling sa taong yun, alam namin parang hindi to open-minded at may sarili siyang pananaw. Hindi na namin ulit ino-open up. Nahihirapan na kami mag-open up ulit. Kasi hindi nila maintindihan. Kasi wala. Lagi kong ipangaano talaga yung hindi mo maintindihan kasi hindi ikaw yung nandun pa. Ito pa, talagang ano to, yung bang nagbago ka, sumama ugali mo, ba't umiiwas ka na? Ganon. Yun nga yung sinabi ko nung una. Kasi maraming, siguro punong-puno na ako. Hindi ko na kayang magpasensya. Hindi ko na kayang magtiis sa mga, yung ano, titiisin ko na lang para lang maging okay, maging yung peace. Para magkaroon ng peace, titiisin ko na lang. So kayo may peace, ako walang peace. Parang ganon. Peace of mind. Oh, ganon. Minsan, may mga salita akong nasasabi kasi ayoko na nang ano eh. Kasi kulit na kulit, iritang-irita na talaga ako. Punong-puno na ako sa mga ginagawa ko. Punong-puno na talaga ako. Kaya kung dadagdagan mo pa, ayun talaga. Yun talaga ako. Yung sasabihin ko na lang yung gusto kong sabihin kahit masaktan ka. Yun na yun. Kaya minsan, alam nyo, sinasabi sa akin ng mga tao, nagbago ka, nag-iba ka, ganyan. Kasi noon, nasanay sila sa akin na, alam mo yung parang, ano ka eh, people pleaser ka, gusto mo okay lahat. Ganun ka noon eh. Ako noon. Nagkaroon kasi ako noon, alam mo yun, kailangan ko mag-stand up para sa mga anak ko. Kasi sila yung mga first, kumbaga yung uunahin ko muna yung gusto nila. Yung alam kong mae-enjoy nila yung kesa yung bang hindi nila ma-appreciate. Oh, sorry. Kasi kung ako mismo yung magiging parang laging nagsuso. Yung kunwari yung ulan, yung bang sa daan, maingay sila. Uy, sorry. I'm so sorry. Ganon. Eh, bata yun eh. Tapos kailang, parang nagsusorry ako dahil sa kalagayan nila na parang may kasalanan kami sa kanila. Parang ganon. Pero dati hindi pala ganon. Kailangan mag-stand up ako para sa anak ko kasi kung hindi, sino na lang magtatanggol para sa kanila? Sino na lang? Eh, ako lang. At saka, I mean, kami mag-asawa lang yung magtatanggol sa kanila. Kasi sa part ko, gusto ko rin mag-share sa inyo ng mga nararamdaman ko nang hindi nyo ako kinukorek. Yung hinahayaan nyo lang ako na maging ganon. Kasi hindi nyo ba naiisip kung gano'n ka? I mean, sa bagay, hindi nyo nga maiisip kasi wala kayo sa posisyon ko eh. Wala kayo sa posisyon namin. Kaya parang kung anuhin niyo yung sitwasyon based lang sa posisyon niyo, hindi niyo pinapasok yung paa niyo sa sapatos namin. Tapos isa pa yung ito yung nakakainis na sinasabi behind our backs ganun. Ano daw kailangan daw ng mga anak ko ng discipline at dahil daw yun sa poor parenting, alam niya hindi daw natuturuan yung anak ko ng magandang asal, tapos hindi rin kami mga pabayang magulang din kami ganun. Pabayang magulang bau. Actually, ayoko na nga i-entertain gano yung mga ganun kasi wala naman silang alam eh. Wala naman kayong alam. Tapos yung mga discipline, chuchu. Alam mo, tinatry ko. Alam nyo, may mga discipline yung mga anak ko actually. Lalo sa tulog.
sumusunod sila pagka it's time to sleep. Or hindi naman siguro discipline yun, pero routine. Pero may mga commands. May mga commands lang silang sinusunod. Pero hindi yun about discipline, okay? Hindi yun yung autism, hindi dahil hindi nadidiscipline yung anak mo or masamang magulang ka, pabayang magulang ka, hindi yun about dun. Iba yun. Sa iba yun galing. Okay? Sa developmental state ng bata. Or something hereditary, baka naman na ganun. Okay lang, kung sa akin naman, malay mo autistic ako, hindi nyo alam. Diba? Hindi natin alam. Malay nyo, natuto lang ako mag-mask. Alam nyo yun? Masking. O, diba? Hindi nyo alam yung masking. Kasi wala kayong alam eh. Puro lang ano eh, yung kung ano lang yung opinion nyo, yung ini-inflict nyo sa position namin. Which is not necessary. Hindi yun dun galing, okay? So, huwag nyo na akong iyaano na dahil yun sa klase ng magulang kami. Hindi. Kasi wala kayong alams. Kasi huwag mo na akong advice-an about discipline. Kung anong dapat kong gawin. Kung hindi mo pa, sige, advice-an mo ko kung meron ka rin anak na autistic. Advice-an mo ko nang hindi galing sa nabasa mo, kundi galing sa mismong experience mo as a parent with special kid. Dun lang ako makikinig. Kasi it's different sa normal way in tsaka dun sa special way, okay? Kaya hindi sa matigas ulo ko or may sarili din akong pinapakinggan. Hindi yun sa ganun. Papakinggan kita. Pero please lang minsan pagpasensyahan mo kung minsan babarahin kita kung alam kong hindi talaga yun or hindi connected or dahil sabi mo lang yun dahil gusto mo lang magmarunong. mababasag kita. mababasag kita. Actually, tapos pagkatapos kitang basagin, iiwasan na kita, ganun. Siguro yung last ko is, yung, may nagsabi kasi sa akin nito, ang dami na kasing naiimbento ngayon, ang dami na kasing lumalabas ngayon, pero noon naman, walang ganyan. Actually, sinabi ko rin yan eh. Sinabi ko rin yan, tapos ako mismo, nainis ako sa sarili ko kasi para kung ina na yung mga anak ko, parang kinancel out ko yung sitwasyon nila para lang ma-feel kung okay, magiging okay sila, which is dapat hindi. Dapat hindi. Pag nakitaan mo yung mga anak mo na merong signs, mag-imbestiga ka na. Kasi ako, yun yung mali ko kay Primo. Kasi may mga nakakita na akong signs pero sinusuot ko or pinapagaan ko or kini-clear out ko yung sarili ko sa ganun na sinabi ko, hindi, kasi lalaki yan, hindi pa nagsasalita, mga ganun. Pag lalaki, hindi pa nagsasalita, ganun. Or bata pa yan, ganun, bata pa, kalalaki. Basta, yung kasi ganun yung una mong gagawin pagka na napansin mong merong signs yung anak mo. Auto-denial stage ka. Automatic. Dapat pala hindi ganun. Dapat pala nag-research ka na agad ng dapat mong gawin. Kung anong dapat kailangan or dapat i-support mo sa anak mo. Kasi para maagapan. Hindi siya maagapan like gumaling, pero maagapan like mag-develop. Ganun. Mag-develop habang bata pa, 'di ba? Kasi ganun kahit ganun pa man yung sitwasyon nila, nagde-develop pa rin yung kanilang brain. Kasi bata pa eh. So, 'yun. Siguro 'yun yung mga bagay na sa tingin kong hindi kasi 'yun yung nakasakit sa akin. Kaya 'yun yung gusto kong sabihin pero marami pa.
marami pang bagay na narinig ko na hindi ko na pinansin kasi masakit yun para sa magulang na merong anak na may autism or kahit sinong merong anak na merong special needs, ganun. Kaya hindi ko naman to sinasabi para i-explain ko yung sarili ko, pero sinasabi ko to para maging aware kayo guys, na naging yung careful kayo sa mga words, lalo pagka yung mga kakilala nyo merong mga autism parents. Para iwas ano, kasi ako kagaya ko, once na makarinig ako ng hindi ko gusto, hindi na ako kahit kailan nagsishare ulit. Kasi alam kong ganun yung mental state nila, yung kumbaga yung mindset nila. Kaya kahit anong explain ko, hindi nila yung tatanggapin kasi may sarili silang mindset. So, hindi sila open. Kaya hindi na lang ako nagsasalita ulit. Hindi ko na sinishare kung ano yung mga progress ng mga anak ko, yung achievements nila na maliliit sa iba. Pero para sa amin, malaking bagay yun. Yun, so sana may natutunan kayo. Sana, alam niyo yun, kahit papano, maging, nandun kami sa, yung mga autism parents, nandun sila sa side na, nasa wall sila. Hindi na sila gaano nakikisama, hindi na sila gaano, wala na sila sa normal pathway. Yung bang nandun sa, nasa normal pathway, nasa special way sila. Kaya, syempre kaming mga bagong autism parents, bago lang, syempre, last year, 2022 lang, ng, like, dulo ng taon, ko na-start yung process ng autism diagnosis nila, or journey namin. So, bago lang, isang taon lang, or mag-iisa't kalahating taon lang kaming mga parents na ganito. Kaya, nasa part pa kami ng adjustments. Nasa part pa kami ng kami mismo nagsiset ng sarili naming mindset. Ganun. So, kung ayaw yung, alam mo yun, kasi alam ko, yung problema namin, nakaka-toxic sa iba. Kinakabahan yung iba. Nag-iisip, nag-overthink. Nag-overthink dahil sa amin kasi baka ganun din yung anak nila. Yung ganun. Pero kung, alam mo yun, pwede mo naman iwasan yung mga taong kagaya namin. Kung ayaw mo madami sa dinadala namin. Salamat sa simpatsa, yung ganun. Salamat sa empathy, simpatsa, ganun. Pero alam mo yun, hayaan nyo lang kaming mag-process ng sarili naming sitwasyon, sarili naming mindset, sarili namin. Pagpasensyahan nyo na kung magiging aloof kami minsan. Minsan nga, hindi na kami a-attend ng birthday parties. Kasi syempre, iisipin namin yung sitwasyon ng mga anak namin. Kesa pasayahin kayo dahil para magawa namin yung gusto nyo, uunahin muna namin yung gusto or yung kailangan talaga or priority namin kasi yung mga anak namin. Kaya, ayun. Yun lang for today's video. Alam mo yung pinaka-sad part? Alam mo yung, eto, extra. Yung sad part ng pagiging autism parents? So, yung sad part is next vlog na lang. So, thank you for listening, guys. And I hope may mga natutunan kayo. At sana, siguro dapat maging very kind tayo sa lahat ng sitwasyon, sa mga tao, kasi hindi natin alam yung mga pinagdadaanan nila. Ganun. So, yun.
matuto tayong makinig, matuto tayong dumistansya, ganun. Matuto tayo sa boundaries, tapos matuto tayong makiramdam. Yan. So, see you next vlog. Bye!